Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Irish, tambalanista since 2013. Loyal listener nyo ako kasi kapag nakatutok ako sa inyo, nawawala ang lungkot ko. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang isang karanasang magpapatunay sa kasabihang try and try until you succeed. Education ang kurso ko kaya kailangan kong kumuha ng board exam para sa mga guro. Para siguradong handa, nag-enroll pa ako sa review center. Pero pakiramdam ko dahil sa pressure bunsod na expectations ng pamilya, mga kaibigan at mga chismosang kapitbahay, hindi ako pumasa. Nag-exam ulit ako sa pangalawang pagkakataon at ibinagsak ko ulit. Hindi pa din ako sumuko at sumubok ulit. Sa pangatlong pagkakataon, bagsak na naman ako. Hindi ko naman ikinagulat kasi 75 items yung hindi ko nasagutan. Naubusan kasi ako ng oras. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko kaya sa pang-apat na beses, sinubukan ko ulit. Hindi ko pa din naipasa. Nakakadurog ng puso kasi lahat ng kasamahan ko sa trabaho nakapasa. Tinanong ko ang Diyos kung bakit. Mabait naman ako, mapagkumbaba at palasimba. Pakiramdam ko hindi naman niya dinidinig ang dasal ko kaya hindi na ako nagsimba. Desidido akong ipasa ang board exam kaya nag-review center ulit ako. Nang malapit na ang pagsusulit, nagbalik loob ako sa Diyos. Nagsimba ako at hiniling na kung hindi pa ako makakapasa sa panglimang pagkakataon, wag na niya akong hayaan na mag-board exam. Dininig naman niya kasi hindi natuloy ang board exam dahil sa COVID. Isang araw habang nagtuturo, nainis ako sa isang estudyante. Kasi isang linggo na naming pinag-aaralan yung Bible verse, hindi pa din niya makabisado. Nang basahin ko ang Bible verse, parang sinagot ng Diyos ang matagal ko ng katanungan. Ang sabi sa Proverbs 3, 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight." Simula noon, ipinaubaya ko ng tuluyan sa Diyos ang matagal ko ng pangarap na pumasa sa board exams. Inalis ko ang lahat ng takot at pangamba sa puso ko at nagtiwala ako sa Kanya ng buong buo. Ano man ang maging resulta ng susunod na board exam, yun ang kalooban niya. Sa ikalimang pagkakataon, nag-board exam ako ulit. Wala akong pinagsabihan. Ako lang ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito, pumasa na ako ng bonggang-bongga. Sa mga kapwa ko tambalanista, sana ay maging paalala ito na hindi mahalaga kung ilang beses kang sumubsob at nadapa. Ang mas mahalaga ay kung ilang beses kang bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa buhay, hindi natin kontrolado ang maraming bagay.
Pero may control tayo kung paano tayo magre-react sa mga nangyayari sa atin. Lagi nating piliing maging positibo at huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Sa mga kukuha ng board exam, okay namang magsuot ng pulang panty at pulang bra o magpatasan ng lapis sa top-notch na exam na kukunin nyo. Pero huwag nyo din kalimutang manalangin ng taimtim. Ipaubaya nyo sa Diyos at magtiwala na anuman ang maging resulta, yan ang kanyang kalooban. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong tambalanista, Irish. Napakaganda naman ng mensahe na ibinibigay sa atin ni Irish. Kung ano man yung mensahe na yan, kanya-kanya na po tayo. Charot. Minsan nakakapagod na rin mag-explain eh. Oh, tsaka gets nyo naman. Oh, gets nyo naman. Charing! Hindi, pero ang ganda, diba? Napakaganda talaga. First, of course, napakaluma ng kasabihan. Pero sa totoo lang, totoo talaga. Try and try until you succeed. Alam mo, short anecdote, short na kwento. Meron tayong isang tambalanista na ilang beses na siyang nag-a-attempt partner na bigyan ako ng glasses. Mm-hmm. Parang lagi niyang sinasabi sa akin na, Nicole, paano kaya kita sisendan ng salamin? Tapos ini-explain niya talaga, ang haba naman explanation niya tungkol sa glasses partner. Mm-hmm. Tapos ako naman bilang, alam mo na, mayabang sa 2020 vision, ganun. Hindi mo kailangan ng eyeglasses. Hindi ko kailangan ng salamin, ganyan. Malayo pa lang, alam ko na at kilala ko na kung sino ang pogi. Ganun. Alam ko na. Magaling kang mangilatis sa linaw ng iyong correct. Paningin. Correct! Ang linaw-linaw. Malayo pa lang. May gaydar na ako. Alam ko kung Becky yan. Di ba? Kahit 10-40 kilometro, pag nagbab, kunyari sa simbahan partner, kahit nandun ako sa dulo ng simbahan tapos responsorial sum, mababasa ko yan. In other words, hindi ko masyadong, dahil feeling ko, hindi ko naman kailangan. Plus, malayo kasi siya, partner. Mm-hmm. Taga Naikabite. So, parang ang layo sa akin, pupuntahan ko yung mga ganon. So, hindi ko pinantahan. Isang araw, nagpa-check sa mata yung aking asawa. Tapos ang sinabi sa kanya, kailangan mo ng ganitong klaseng salamin, kinemelatik, channeling boob. Tapos, eksakto, yung si Doc nag-message sa akin. Sabi niya, pupunta ka pala sa SM Rosario. Sabi niya, para sa opening ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry na new brand. Sabi niya, yung clinic ko is 14 kilometers away from SM Rosario. Mm-hmm. Ano kaya kung meron kayang opto dyan na pwede kong puntahan para mabigay ko na yung salamin? Mga ganong klaseng eklabo. Mm-hmm. Kumbaga parang talagang nagtatry talaga siya na magkaroon kami ng chance to meet. Tapos naisip ko, 14 kilometers kung sa probinsya, parang feeling ko malayo. Mm-hmm. Parang gano'n. Tapos winnays ko parang mga 40 minutes away. So parang hindi posible. Malayo-layo pa. Malayo-layo pa. 14 kilometers. Oo, 14 kilometers. Oh. Tapos mauuna si SM Rosario bago si Naik. Parang gano'n. So parang alanganin talaga. Basta sa madaling salita, partner, for whatever reason, I think I would say that it's a divine intervention. Mm-hmm. Naalala ko lang nung binasa ko yung parang history na messages namin na yung kailangan na salamin ng asawa ko, yun ay matagal niya nang sinasabi sa akin na kailangan ko salamin. Ayokong tanggapin na may edad na ako. Kasi hanggang ngayon naman, malinaw pa rin talaga yung mata mo. Hindi naman talaga kailangan ng eyeglasses. Pero, ibig sabihin, partner, kumbaga, parang hindi ko talaga pinapansin ko kasi parang feeling ko hindi ko kailangan. Pero, partner, na-realize ko ito pala yung sinasabi niya kailangan. So, the next day, partner, pumunta kami ng Naik, Cavite. Mm-hmm. And para sa akin, partner, sobrang priceless nung naging reaction ni Doc Bless sa pagkakakita sa akin. Parang feeling ko, ako ng pinakamakinis na babae sa balat ng radyo.
Yung talaga nakita na isang Diyos ang dumating ng SM partner, ganun. Partner, hindi. Eh, pinunta ko siya sa clinic niya. Ah, sa clinic? Oo. Talagang ano, partner, parang kulang na lang kung kaya niya mag-split. Literal na tatumbling split at kanderet. Pero dahil talon lang yung kaya niya, mga talon. Mga, nabilang ko mga 58, di ba? So, yun yung ano, yun yung isa sa mga example partner ng try and try until you succeed. Kasi hanggang sa kumakain na kami, hindi pa rin siya makapaniwala na magkasama kaming dalawa, yung gano'n. And for Doc, matinding achievement yun. Correct. Na makita ka, di ba? Isipin mo, ilang years na yun nakalipas. Tama. Pero hindi siya tumigil. Correct. Diba, na gumawa ng paraan para makita kami ang isang Nicole Yala. Tama, di ba? Na parang paano yung magkita, tas paano yung appreciation. Si ano yan eh, Doc Bless Fami Villanueva. Talaga nga. Hi Doc Bless. Oh, you are so blessed meeting Nicole. And ako din, I'm so blessed kasi talagang partner, sa totoo lang, 2020 yung vision ko pala sa malayo. Na-realize ko lang itong past week na kapag ka nagbabasa na ako ng medyo maliliit, medyo naduduling na ako, medyo nilalayo ko na siya. So sabi ko, umpisa na ba ito? Paano ulit yung reaction mo? Umpisa na ba ito? Diba? So, yung pala, kung kailan kami magkikita, ay yung kung kailan ko pala din kailangan nung ganong klase ng salamin. So sa madaling salita, kukunin ko na sa kanya next week kung kailan mo maging available yung salamin na yon na particular. So wala lang, bigla lang naalala ko na ganon yung sinasabing everything happens for a reason. Na sometimes, may mga bagay na gusto mong mangyari pero hindi siya nangyari, pero kasi hindi pa pala kanya oras. Kasi kung pinuntaan ko yung noon, partner, kung nagkita kami noon pa, hindi ko pa naman kailangan. Ay, ikaw pala, hindi ka pala makinis dati. Oo, nga, buti na lang makinis ako ngayon kasi kinis na kinis siya sa akin. Ang kinis kung mo pala sa personal, noon, ay tama. Ako, madidisappoint talaga siya. Buti na lang talaga. God knows talaga. God's time is the best time. Pinaputi muna ako ni Lord. Charot. Diba? Pinaslim ka muna, pinakinis, ganun, diba? Pinangtangus-tangus ng kaunti yung ilong, diba? Pero yun, and these are, you know, for others na wala sa kwento, it may seem like a small thing, but for others, it's a big thing. So, kanya-kanya po yan ang levels eh. And ito naman kay Irish, diba? Ganun talaga eh. Minsan, nagtatanong tayo, bakit hindi pa nangyayari? Bakit ito na naman yung nangyari? Bakit ito yung ganyan? Yung pala hindi pa panahon. Totoo yun. Diba? So, sabi nga, diba, our favorite Bible verse, diba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang dami ng magagandang messages, no? Something related to, ano, to Bible, to God, and yung reality ng life. Totoo yun, no? That you cannot control the people, what people say. Yes. You cannot control what people do. Mm-mm. What you can control is how you respond to it. How you will react. Yes, magandang ano yun, magandang mantra yun na gamitin natin. Kasi kapag pinipilit mong kontrolin yung sasabihin ng ibang tao, mamamatay ka talaga ng maaga. Oo. Diba? In 3, 2, 1. Ganun kabilis. Peggy. Bakit kasi mas stress ka ng mas stress? Di ba? Pero kung paano mo i-manage yung mararamdaman mo, paano mo ma-manage yung perspective mo kung ano ang galawan ng ibang tao. Yan. Di ba? Hindi ka masyadong mas stress. Matatanggap mo na ganito talaga ang realidad ng buhay. Yes. Ano yung mga halimbawa ng, kunyari, ganyan talaga yung ugali ng tao. For example, palamura siya. Pwede mo siyang sabihan. Pero may mga tao talagang sadyang palamura. Ganun na talaga sila. Hindi mo makokontrol ang mga taong yan. Ang makokontrol mo, paano ka magre-react sa kanya? Huwag ka nang sumama. Nagsasama dyan. Oh, layo-layo ka ng konti. Correct. O di naman kaya, ganun. Deadmahin mo na lang. Kasi instead na lagi kang galit sa naririnig mo mura, yun na siya. Anong gagawin natin? Mas stress ka talaga sa mga yan. Hindi mawawala ang mga ganyang klase ng tao. Sa example lang yun. Pero totoo yun, lahat ng mga maririnig mo, minsan hindi mo talaga magugustuhan. Tama. O tingnan mo, partner, kung kailan po masa si Blessy nung wala na siyang sinabihan. Diba? Kasi yung mga taong yun, wala nang dadadadat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 a sa paligid. Kasi yung mga taong yun, hindi nakatulong sa kanya, nakatagtag pa ng matinding stress mga sa halip. Mga toxic, So, nanahimik siya. Diba? Sa kanyang sariling diskarte. Hindi niya pinagalat kung kani-kanino. O, kita mo, diba? Nakapasa.
Diba? Hindi, mga ganon. So, paano siya nag-respond doon? Mm-hmm. Hindi ko na sasabihin. Mm-hmm. Sa maraming tao na itong diskarte ko, oy, by the way, mag-e-exam ako ha. Mm-hmm. Diba? Kasi may mga tao pagsasabihan natin, ang gagawin nila, kunyari, concern sa'yo. Yan. I will pray for you. Yan. Pero prayers at the back assured of their minds, diba? Ayaw ka nilang pumasa. Mm-hmm. Kasi utak talang ka sila. Correct. Diba? Kunyari, natutuwa sa magiging success mo, pero ang totoo, pinagpe-pray nila na bumagsak ka. Ay, naku. Maraming ganyang klase ng tao. Kaya kabahan diba? Ako sa mga tao ganyan. Malapit na po ang summer, mag-practice na po sa init. Diba, sa halip na ma-stress ka sa mga ganyang klase ng tao, diba, dapat ano, dapat magkaroon ka na lang ng sariling diskarte sa madaling salita. Huwag mo akala ko magkaroon ka ng sariling bansa, sariling kontinente na ikaw lang makakapili kung sino mga gusto mo. Oh. Pero pwede yun, ha? Ibig sabihin, may control ka din doon, kung kaya mo. Hindi yun sa part na may sarili kang bansa, diba? Pero yung ang pwede mo diba? I-control is pipiliin mo kung sino yung mga nasa paligid yes. mo. Diba? Yung mga ganyan. Na, create your own boundaries. So, yun yung control mo. Correct. Diba? Paano ka mag-respond yun? So, you mm-mm. create your own limitations. Yes. So, kung alam mong toxic na yan, edi iiwasan mo na yung taong correct. Yan. Eh, ganun na talaga siya pinanganak siyang toxic totoo. Eh. Actually, utak talang ka talaga yung taong yan. So, wag lalapit sa kanya. Diba? Tama. Mag-set ka ng boundaries dyan. Iwasan mo na siya. Kung halimbawa, lagi siya nandiyan MWF, diba? Wag kang pumasok MWF. Basta alam mo na yon, hindi diba? Na namin hindi na para isa-isahin namin kung ano at paano ang gagawin, 'di ba? Pero yun. Again, to Irish, napakabongga naman at nakapasa ka na finally, 'di ba? At parang mas masarap yung feeling na pumasa ka kasi alam mong yung mga pagsubok na pinagdaanan ay matindi. And I guess one of the reasons kung bakit na-share din yung kwento sa Maywagang Burnay. Kasi kung nakapasa ka kaagad, parang ang corny eh. Ka-share-share ba yon yung pumasa agad? Masyadong pangkaraniwan. Diba? Pero yung pang limang beses bago pumasa, oh. Hindi, alam mo, partner, hindi lang naman si, maaari hindi lang si Irish na nakaranas ng ganyan eh. Diba? Siya lang siguro yung naglakas ng loob na magsulat, mag-share at mag-inspire. Pero may mga ganyan din na hindi lagi nakakapasa. So this serves as an inspiration for them. Correct. Kaya napakabongga. Partner, bago tayo matapos dito sa radyo, syempre i-shoutout lang natin lahat ng mga nakatutok at nakaantabay sa atin. Sobrang cute. Nakikinig sila sa Barangay 873 Zone 96 sa Carna Roja Street. Yan. Si Angging Salines, si Rosemary Abangers. Abangers ba ito? Kasi kanina pa nga sila naka-abang. Abangers na tawag sa kanila. Si Tess de Guzman, Ami Salines, Crispy Chicken, and ng Barra Family. Basta alam nyo na kung sino-sino kayo. Kayo yun. Oo, si Ami Salines ng Barangay 873 Zone 96 San Andres, Bukid, Manila. Nakatutok at nakantabay sa atin. Maraming salamat po. And happy birthday kay Junji Villanueva. And congratulations din for passing the board exam na LEP. Oh, so, sakto pa, di ba, na licensure exam for teachers ang pinag-uusapan natin. Congrats. Sa lahat ng mga pumasa, congratulations, Beken. Amen. Pamilty naman dyan. Eh, kung social kayo, di-leksyon na lang. Oh, why not? Oh. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Have a feel good Tuesday. Bye-bye!